ang kalinaw manaa kaniya namatay. Si Gabriel ang manulunda nag-insayo sa Quran uban kaniya makaduha. Unsa day kuno? Bisag patay na si Muhammad nag-insayo pas Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, tatalakayin ko naman ngayon itong mga kasinungalingan ni Mr. Wendell. Imagine, binagbasa siya ng aklat. Hindi nga niya nabanggit kung anong pangalan ng aklat. Nabanggit niya ang author, pero hindi ko naman kilala yung author. At kahit pa anong libro nga babasahin ni Wendell, hindi na ako maniniwala itong tao na ito dahil mangdaraya ito at sinungaling. Ilang sa Quran nga nagsisinungaling eh. Yung Suratul Maidah chapter 5 verse 82 dumiritso siya sa 85 na ang mga Kristiyano daw ay maparaiso. So Quran na nga eh, nang daya na eh sa Quran. Another thing, ang Quran ay salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagbasa siya sa The Brief Illustrated Guide to Understanding Islam sa page 5. Pinalabas niya doon, chinakchap niya nga sabi niya si Muhammad daw, ayon doon si Muhammad ang nag-dictate sa Quran. Paano tayo maniniwala nito? Chap-chapin, pati Quran nga chinakchap ang verse, pati yung The Brief Illustrated chinakchap rin. Ngayon naman nagbasa siya ng isang aklat na sabi niya patay na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nag-insayo pa si sila ni Anghel Gabriel sa Quran. Ibig sabihin nagbabasa pa ng Quran si Anghel Gabriel sa si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patay na ang Rasulullah. Common sense, meron bang isang Muslim sa more than 1 billion Muslim throughout the world nag-exercise sila ni Anghel Gabriel pagkatapos niyang namatay? Kasi nung alin ito si Wendell, aywan ko kung ano na kayang nakain sa nito, ano, sobra ng pangambisyon nito na siguro sisikat, parang maalam na siya, nakadiscovery siya sa mga mali. Ang hindi mali ang nadiscovery mo, Wendell. Ang gawa-gawa mo, mga fabrication mo, mga fraudulent nga mga salita, gawa-gawa, yun ang nagpapahirap sa'yo. Okay, tingnan natin. Libro gyapon eh sa mga Muslim, gigamit na kuning niya kay parang dili bayas pahina 30 nagingon kini nga libro sinulat ni sa balik Islam ilabi na ni Abdullah Rumi Elyubido Elyudin pahina 30 nagingon din eh si Gabriel ang manulanda naanad pag-insayo sa Quran uban sa propeta. Ang kalinaw manaa kaniya makausa sa usa ka tuig. Sa tuig na ang propeta ang kalinaw manaa kaniya namatay. Si Gabriel ang manulunda nag-insayo sa Quran uban kaniya makaduha. Unsa day kuno? Bisag patay na si Muhammad nag-insayo pas Quran. Malibro gaya po din niya. Inoon, inoon na ito pinangga, mga sayop na niya. Uli akong masayop na eh. Wada ni tuyo ah. Alang-alang po sa iyong dagdag na kaalaman sa bulok mong pag-iisip, kaming mga Muslim, ang batayan po namin, Quran at Sahih Hadith. Hindi po kung sino-sino ang writer sa isang aklat. Tama man, ang sinulat niya, ito ay ayon sa Quran, ayon sa Hadith, okay. Pero kung mayroong nagsulat diyan sa lungat sa Sahih Hadith at sa lungat sa Quran, paano namin paniniwalaan? So ang advice ko kung sino mang mga debatidor, kung gusto kayong titira sa mga Muslim, gamitin niyo ang Quran, gamitin niyo ang Sahih Hadith. Huwag kayo mamumulot diyan kung saan-saan na mga libro dahil kaming mga Muslim, hindi namin babasihan ang kaninong mga libro. Ang aming pong basihan, yung Sahih Hadith, yung sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Sahih, ibig sabihin tunay, totoo, at yung Quran, lamang aming babasihan. Ang iba diyan, kung ang mga scholars man nagsabi, tapos coincide sa Sahih Hadith,
sa Quran, paniniwalaan namin. But kinsa man sa dyan, sino pa man siyang Puncho Pilato dyan, nga scholar dyan sa Islam, eh hindi ito sang ayon sa Quran, ito ay hindi sang ayon sa Sahih Hadith, kahit sino pa siya, hindi namin po papaniniwalaan. So ito ay para dagdag na lang po kaalaman kung sino man ang gagaya ni Mr. Wendell. Ha? Wa ba nito yung kining mga baruganan sa Islam, maoning niya usab gikan sa libro mga panununtunan ng Islam. Basa ang unod, maorang diapon, bisag patay na si Muhammad, nag-insayo pag-Quran. Gawas. Unsay argumento ani niya mga kigalaan. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood itong short clip about sa mga katawa-tawa at kasinungalingan, kabulastugan ni Mr. Wendell, na imagine patay na ang Rasulullah, nag-insayayo pa sila ni Anghel Gabriel sa Quran. Makapanipaniwala kayo nito? Kahit kabing Muslim, napatawa nito eh. Ayaw ako kung saan naman si kanya pinulot itong minsan Quran nga sinapchap niya eh, para lalabas nga ibang sabihin eh, na Kristiyano daw maparaiso. Sinapchap niya ang Quran, sinapchap niya yung well-known din nga mabasahin nga yung Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. Sinapchap niya doon nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw dictated to his companion ang Quran, pinapalabas doon na ang Quran ay salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How could do you believe Mr. Wendy like this? Okay, mga kapatid, salamat. Maraming salamat. Inshallah sa baguhan pa dito, please subscribe and share. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Poncardas Romas. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.